Di nagawa kami ng grupo, nagparistro kami sa duli, tapos nagawa kami ng resolusyon na hihingi kami kay Gob ng kung anong mang kwan sa agrikultura. Dala kami ng mga request, ay kaagad-agad din po, ay binigyan kami ng katugunan. Nabigyan kami po ng binhimpalay na libre, pati yung sa mais, subsidy po. Tapos binigyan kami ng binhi ng gulay, nag-request din kami, na ang gulay habang naghihintay kami ng aming pananim na palay at saka mais, yun po ang silbing katugunan ng aming pangilangan sa pang-araw-araw. Pagkatapos, yung pag kami nakaani, naibibinta namin ng maayos. Pero sa katunayan naman, pag kami naghiling kay Gob, kagaya po ng binhi na registered, yun po ay itatanim namin para pag nagbunga, yun po ay pamahagi din namin sa aming mga membro. Sa ngayon, nakalaking tulong sa amin at sa isang linggo, dalawang beses kami po mag-harvest ng aming kagaya ng gulay na kamatis. Dahil sa ngayon kasi maganda ang presyo ng kamatis at hindi sa bumaba sa 20. Kaya malaking tulong po sa amin yung binigay sa amin ng kasamahan nila Gob, pati yung mga kasamahan niya. Ay, ngayon ang mga kuhan ko kay Gob ay maraming salamat po Gob na lahat ng aming dinulog sa iyo na inihiling ay iyo pong naibibigay. Eh, ang tingin ko maunlad sa ngayon ang ang Occidental Mindoro dahil una-una yung daan natin maayos na. Ay, ang binipis namin na tanggap, di maalwan yung paglabas namang aming produkto. Dahil sa maayos ang karsada po, ay yung farm to market road, ay nailabas namin aming produkto ng maganda. At saka, hindi na kami naghihirap na kung minsan alahapon na kami bago makarating ng bayan. Ay, ngayon, on this part, mag-uras lang ang bilang, kami po ay nakakalabas na ng bukid.